Taong 1995 nang magsimula ang maalamat na karera ni Manny Pacquiao sa larangan ng boxing. Hindi na mabilang ang mga parangal, kasiyahan, at tagumpay na ibinigay ni Pacman sa mga Pinoy boxing fans. Ang magkahalong kaba at pananabik sa tuwing aakyat si Pacman sa ibabaw ng ring ay naging parte na ng kulturang Pilipino. Sa bawat suntok na kanyang binibitawan, nariyan ang malalakas na hiyawan, at sa bawat suntok na kanyang tinatanggap ay tila damang-dama ito ng kanyang mga tagahanga. Halika't samahan niyo kong balikan at sariwain ang mga panahon kung saan ginimbal ng pambansang Kamao ang mundo ng boxing. Disinwebe anyos si Pacquiao nang sagupain niya ang boxing superstar ng Thailand na si Chatchai Sasakul. Umpisa pa lang ng laban ay kinakitaan na ng bilis at husay ang Thai champion. Naging malaking tulong kay Sasakul ang kanyang mas malawak na karanasan. Ngunit hindi naman nagpadaig ang batang Manny Pacquiao. Bagamat bagito at hindi pa masyadong pulido ang estilo, ang kanyang malakas na kaliwa ay naging sapat na para wakasan ang kampiyon sa ikawalong round. Nasungkit ni Pacquiao ang WBC flyweight title sa harap ng mga nagulantang na fans ng dating kampiyon. Binigyan lamang si Pacquiao ng 2 linggong abiso upang ihanda ang sarili laban kay South African star Lelo Ledwaba. Ito ang unang laban ni Pacquiao sa Amerika at hindi pa siya gaano kilala. Maging ang mga commentators ay nahirapang bigkasin ang kanyang apelido. Round 1 pa lang ay nagpakilala agad ang mga Kamao ni Pacquiao at makailang beses na sungal-ngali ni Pacquiao ang South African champion. Hindi na nilubayan ni Pacquiao ang pag-atake sa dugo ang katunggali. Round 6 ay hininto ng referee ang laban matapos itong sumadsad ng makailang ulit. Bilib na bilib naman ang mga manonood kay Pacquiao, kabilang na ang pamusong American sportscaster na si Jim Lampley. Ito ang ikalawang pagtatapat ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Matatandaan ng kanilang unang pagtatapat ay nagtapos sa tabla na magkaroon ng pagkakamali ang isa sa mga hurado ng laban. Pinabagsak ni Pacquiao si Marquez ng 3 beses sa unang round. Ngunit ito ay binigyan ng hurado ng score na 10-7 sa halip na 10-6. Umpisa pa lang ay maaksyon at pukpukan na ang laban. Isang matulis na kaliwa ang pinakawalan ni Pacquiao sa round 3 na nagpabagsak sa Mexicano. Maganda ang naging bakbakan at palitan ng suntok hanggang sa huling round. Si Pacquiao ang tinanghal na kampiyon ng maagaw nito ang WBC Super Featherweight title kay Marquez sa isang makapigil hiningang laban. To the winner on split decision and new champion from the Philippines! Ang unang pagtatapat ni Manny Pacquiao at Eric El Terrible Morales ay isang boxing classic. Kaya naman maraming fans ang nag-abang sa kanilang muling pagtatapat. Maraming Pinoy fans ang umasa na makakabawi si Pacman mula sa kanyang pagkatalo kay Mexican legend Eric Morales. Hindi naman nadismaya ang mga manonood nang muling ipakita ng dalawang mandirigma ang tunay na definisyon ng prize fighting. Walang yakapan, walang takbuhan, at walang maduduming taktika. Palitan lamang ng mga suntok ang pinamalas ng dalawa sa gitna ng ring. Di gaya ng naunang laban, lubos na napaghandaan ni Manny Pacquiao at Coach Freddy si El Terrible sa ikalawang pagharap. Ang mas pinahusay na right hook at body punches ni Pacquiao ang tuluyang nagpaluhod kay Morales. Nagbunyi ang buong bansa sa pagkapanalong ito ni Pacman. Tinaguri ang The Battle of East and West. Ito ang unang sabak ni Manny Pacquiao sa 140-pound division kontra kay Ricky The Hitman Hatton. Si The Hitman ang kilabot at hari ng light welterweight division.
Hindi naman dito nagpasintak si Pacquiao na tinaguri ang pound for pound king. Unang round pa lang ng laban ay wala nang sinayang na sandali si Pacman nang patikimin niya agad ng malulutong na right hook sang Briton. Bagsak si Hitman nang saluhin nito ang Manila Ace ni Pacquiao. Agad na tumayo ang Briton. Ngunit agad din siyang pinaulanan ni Pacquiao ng kaliwat kanang kombinasyon, dahilan upang siya ay muling bumagsak. Round 2, nang pakawalan ni Pacquiao ang kanyang signature punch na nagpatulog kay Hitman. Ginulat ng suntok na ito ang mundo ng boxing. Ito ang itinanghal na 2009 Knockout of the Year. Sino nga ba ang mag-aakala na maglalaban ang dalawang boksingerong ito? Ang dating light flyweight ay lalaban sa isang boksingero na nagkampiyon na sa middleweight division. Kaya naman ito ay tinawag na The Dream Match. Marami ang nagsabing masyadong mapanganib ang laban na ito para kay Pacquiao. Ang iba naman ay lubusang nag-alala na baka masaktan si Pacquiao ng husto sa laban na to. Dumating ang araw ng laban at hindi makapaniwala ang mga manonood sa kanilang nasaksihan. Naging mismatch nga ang laban, ngunit ito ay pabor kay Pacman at hindi kay Golden Boy. Eddie Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. Walang naisagot si De La Hoya sa mabibilis na kamay at footwork ni Pacquiao. Sa huli ay hininto na lang ng corner ni Golden Boy ang laban upang hindi na ito magtamo ng karagdagang pinsala. Ang boksingerong dating idol ni Pacquiao ay siya na ngayong umiidolo sa kanya. Marami ang nagduda sa kakayahan ni Pacquiao nang siya ay talunin ni Jeff Horn sa isang kontrobersyal na desisyon noong 2017. Marami ang nagsabi na siguro ay panahon na para siya ay magretiro dahil di na niya kaya makipagsabayan sa mga mas batang boksingero. Ngunit pinatunayan ni Pacquiao na mali ang lahat ng ito nang ipanalo niya ang sumunod niyang mga laban kina Lucas Matisse at Adrian Broner. Samantala, isang mapanganib at walang talong welterweight naman ang nagtangkang wakasan ng tuluyan ang boxing career ni Manny Pacquiao. Bago ang laban ay isang katutak na trash talk ang binitawan ni Keith Thurman kay Pacman. Pacquiao, T-Rex arm! Pop, pop, pop! Hindi naman nagpa-apekto si Pacquiao at sinabing wala nang bago dito. Lahat daw ng klase ng boksingero ay nakasagupan na niya at wala nang makakasindak sa kanya. Dumating ang araw ng laban at tila bumalik sa pagkabata si Pacman. Round 1 pa lang ay bagsak agad ang walang talong kampyon. Bagay ang nakabawi si Thurman, ngunit ang body shot ni Pacquiao sa round 10 ay ang tumapo sa pag-asa ni Thurman na manalo. Nagwagi si Pacman via split decision at muli na naman niyang pinahanga ang mga fans nang siya ay maging oldest welterweight champion sa edad na 40. Wala na sigurong boksingerong makakaulit pa sa naabot ni Manny Pacquiao sa larangan ng boxing. Ito ay nang makakuha siya ng world title sa 8 magkakaibang weight divisions. Ang huli dito ay kanyang nakuha nang talunin niya ang malahiganting si Antonio Margarito. Malaki ang agwat sa kanilang taas at timbang, ngunit hindi ito naging hadlang upang makuha ni Pacquiao ang WBC Super Welterweight title. Hindi napigilan ni Margarito ang mga suntok ni Pacman na nagagaling sa iba't ibang anggulo. Nagmistulang punching bag si Margarito. Nagtamo rin ito ng injury nang mabasag ang kanyang eye socket dahil sa mabibigat na suntok ni Pacman. Sa bandang huli ay hindi na masyadong nagsusuntok si Pacquiao dahil tila naaawa na ito sa kanyang katunggali. Muli na namang pinatunayan ni Pacquiao na isa siya sa pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan ng mundo. Kasama ang mga bigating pangalan gaya nila Muhammad Ali at Sugar Ray Robinson.
Isa na siguro si Miguel Cotto sa pinakamahusay na boksingerong nakalaban ni Pacquiao. Bago ang laban, marami ang naging katanungan ng mga boxing fans. Gaya ng, ano ang mangyayari kapag tinamaan si Pacquiao na isang malakas at lehitimong welterweight? Lahat ng katanungan ito'y nasagot nang tumuntong ang dalawang boksingero sa ring. Maraming eksperto ang nagsabing isa ito sa pinakamabangis na performance ni Manny Pacquiao sa kanyang karir. Bagamat naging dikit ang laban sa mga unang rounds, hindi nagtagal ay umalagwa si Pacquiao sa round 4 nang pabagsakin niya ito gamit ang isang matinding uppercut. Ang pinagsamang bilis, lakas, at walang hanggang stamina ni Pacquiao ay napakahirap lampasan. Samot-saring kombinasyon, straight lefts at right hooks ang nagpamaga sa mukha ni Miguel Cotto. Itinigil ni referee Kenny Bayless ang laban sa 12th round upang sagipin si Cotto sa kamay ng pambansang kamay. Now, Kenny Bayless does his duty. Four is to one underdog ang pambansang kamao nang siya ay tumuntong sa ring upang sagupain ang Noy pound for pound star na si Marco Antonio Barrera. Bago ang laban, maraming ring experts ang nagsabing lalampasuhin ni babyface assassin si Pacquiao at ang experience nito ang mananaig kontra kay Pacman. Kabilang sa resume ni Barrera ang panalo nito kontra sa kapwa niya Mexican legend na si Eric Morales. Siya rin ang nagpalasap ng unang talo kay dating featherweight champion na si Prince Nassim Hamed. Agad naman pinatahimik ni Pacman ang pro Barrera crowd nang ipakita nito sa buong mundo na hindi siya basta-basta ang boksingero. Ang inakala ng marami na magiging madaling laban para kay Barrera ay naging pinakamahirap na laban sa kanyang karir. Tila nagulat si Barrera dahil ang kanyang kalaban ay parang ipo-ipo na walang tigil sa pagsuntok. Isang batang leon ang kanyang nakalaban at desidido ito na agawin ang kanyang korona. Sa kalagitnaan ng laban, sinabi ng isang pamosong sportscaster na si Larry Merchant na ang labang ito ay talaga namang gugulat sa mundo ng boxing. This is a fight that will shake up the boxing world. Makailang beses natikman ni Barrera ang canvas at hininto na ng corner ni Barrera ang laban sa 11th round dahil wala nang saysay na ituloy pa ito at para maiwasan pa ang karagdagang pinsala sa isang alamat ng boxing. Sa labang ito ay mas lalong nakilala si Pacquiao ng mga boxing fans sa buong mundo at nagbigay daan sa mas malalaki pang mga laban.